What's going on guys and maligayang pagbabalik sa channel. And for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano nyo ma-improve ang performance ng inyong Toyota Innova first generation na diesel. So tara at samahan nyo ko. Bago ko pala ipakita sa inyo guys kung ano yung sinasabi kong way para mag-improve yung performance ng inyong Innova na diesel, gusto ko lang ipakita yung pinalitan na water pump, yung sitwasyon niya. So yan siya after 1 month na mapalitan siya. So okay pa naman siya, wala siyang leak and yung coolant nabawasan. Hindi ko lang alam kung makikita niyo pero yung kanyang coolant level is nandun siya. Kita ba? Ayan. Kung hindi man kita pero nasa low level siya or level L. So dadagdagan natin siya. Bumili ako ng coolant sa Lazada. So ito yung ginagamit ko lagi. Ito yung galing sa Toyota. At the same time, bumili din ako ng window washer fluid. So, huwag nyo kalimutan na window washer or specifically na fluid na ito lang yung gagamitin nyo para dito sa washer fluid ng window. Kasi kung tap water lang gagamitin nyo, pwede siyang mag-create ng parang residue dulot nung mismong tap water. So, ito lang ang gagamitin nyo guys. May nabibili nito sa Ace Hardware or Lazada tulad nga ng sinabi ko. Ito nasa worth 200 pesos lang siya. Yung coolant nasa 500 pesos yun. Nasa 2 liters yon. Okay, so refill muna natin to. At the same time, ito pala guys. So, kung hindi nyo pala napapanood yun, yung ginawa kong pagpapaayos dito sa water pump, saka yung iba pang pyesa, hindi kasi nila naibalik ng tama tong airbox. So, ayusin muna natin to at i-refill muna natin to coolant, saka yung washer fluid. Ito pala guys, yung isa sa pinaka madaling gawin na maintenance ng inyong sasakyan, i-replace nyo lang or i-maintain nyo every month. Siguro, pag umuulan, pag madalas umuulan at ginagamit nyo lagi yung washer fluid nyo, maglagay lang kayo ng paunti-unti dito, depende sa paggamit nyo. Ito yung kulay pala ng washer fluid. May kulay siyang blue ng konti. So, 1 liter to, ilalagay ko to lahat dahil matagal ko nang hindi nare-refillan to. Okay, tapos na tayo sa ating washer fluid. Next natin, dadagdagan natin to coolant. So, ito yung ating coolant na binili. Yan. Long lasting. So, ito is pre-mix na siya. So, 50-50 siya. Anti-rust. Ito yung maganda dito. Para hindi mo na kailangan timplahin yung coolant. So, buksan ko lang to. At i-refill natin tong coolant reservoir. Yan. Kung makikita nyo, sealed siya. So, matagal na to sa akin. Ngayon ko lang siya nagawa. At kahit pa paano, ngayon, nakita ko na nagbabawas yung coolant. So, not sure kung dahil ba umikot lang yung coolant sa radiator at kaya nabawasan to nung last time siya na-refill dahil nga pinilitan yung water pump. So, tanggalin natin itong takip at i-refill natin. So, tingnan natin kung maglalagay natin siya ng tama dahil mahirap to. Kaliwa gamit ko. Okay guys, nagpalit ako ng kanan. Medyo nahihirapan ako sa kaliwa. Oops. Ayan, nagkalat na ako. Ayan, tama na. Ako, nagkalat ako. Baba na natin to. Punasan ko na lang guys yung extra spillage natin. Ayan guys, so puno na at nandun na tayo sa full level ng ating coolant. Punasan na natin to at ayusin natin tong ating airbox dahil hindi nga siya properly naibalik ng tama. Ayan, kung makikita nyo may konti pang awang dun. Hindi ko lang kung bakit. Nasa ko lang ito mga sobra-sobra. Ito at napansin ko kanina ito. Mukhang over-tighten yung nandun bolt sa dulo ng airbox natin. Kayo ba guys, pag may pinagawa kayo sa kasa o sa mga automotive shop, ano yung ginagawa nyo? Kayo na lang ba yung nag-aayos nito kung kaya naman or ibinabalik nyo dun sa pinagpagawa nyo? Comment nyo guys kung ano yung ginagawa nyo, kung ibinabalik nyo ba or kayo na yung gumagawa. Guys, hindi pala natin na lapatan tama na tong part na to. Nahirapan na ako. Hindi kasi lumalapat dahil kahit anong gawin kong adjustment dito sa bolt na to, saka yung bolt doon nag-hold para sa airbox, hindi ko siya maipasok ng tama. So, okay lang naman yon as long na itong air intake ng box is tama yung position or tama yung pagkalapat. Dito pala guys, sa fender, sa right fender or passenger side, kumukuha ng hangin yung airbox natin. So, kung hindi niya pala alam yun, yun yung intake niya. Okay, so balik na tayo sa topic natin.
Ano nga ba ang pwede magpa-improve ng performance ng inyong Innova diesel ng first generation? Ito ang piyesa na ito. Itong napakalita to. Tawag dito, gas filter. Gas filter dahil pinifilter out niya yung gases galing sa throttle body papunta dito sa sensor. So, yan makikita niyo. Ito siya. Ito yung original. Hindi pa to napapalitan since nung nasa akin tong sasakyan na to. So, ang odometer nito is 135,000 kilometers. So, ngayon, palitan na natin siya. Madali lang pala to palitan, guys. So, para mapalitan niyo to or tanggalin niyo to, nakaklip lang siya. So, careful lang kayo dahil baka masugatan kayo. Gamit lang kayo ng gloves. Ayan, ayos na. Natanggal na natin. Ngayon, i-slide out na natin itong dalawang black tube. So, huwag niyong kalimutan, ang sa taas is yung puti. Puti ito dati, guys. Nanilalaw na lang kung hindi niya mapapansin sa katagalan. So, tanggalin lang natin ito parehas. Itong nasa taas at nasa baba. At ikabit na natin itong bago gas filter. Ito, guys, yung difference ng brand new. At ito yung 10 years na nakakabit sa ating Innova. Sobrang dumi niya na at nag-discolor na. Yan, guys. So, ngayon, kabitan natin. Tandaan nyo, ito galing sa makina or sa throttle body sa baba ito. Tapos, sa taas, yung papunta sa sensor. Ayos, tapos na tayo. Kailangan lang natin i-clip pabalik. Oops, harap lang natin. Yan. Okay, tapos na tayo, guys. Napalitan na natin yung gas filter ng ating Innova. Ito ay since nakuha ko to, so 135 nga yung odometer nito or 100,000 or 135 kilometers na tong Innova namin. 10 years na tong Innova. By the way, 2011 siya year model. And 2021 pa lang ngayon kung pinapanood niyo tong video na to. So bakit ko nga ba nasabi na nag-improve ng performance tong pinalitan natin pyesa? Ito palang pyesa na to. Ang loob nito is filter lang din or yung fabric filter. So, pinifilter out niya yung mga gases or yung hangin na galing ng throttle body papunta dito sa sensor. Bago ko pala makalimutan, guys, itong filter na to worth 75 pesos lang. Binili ko siya galing Lazada. Natanong nga, ba't ako doon bumili? Dahil may nakita ko, nagpost sa online, parehas lang naman yung laman nila versus dito sa original. Itong original ng Toyota, alam niyo ba kung magkano? 1,500 pesos. So, same filter fabric na nasa loob, parehas naman ang ginagawa, doon na tayo sa 75 pesos lang. And guys, I think that's it for today's video. Sana nagustuhan niyo yung ating ginawa ngayon. If you do, give it a thumbs up kung nakatulong to sa inyo. At the same time, huwag niyong kalimutan na panoorin yung iba pa naming videos. May ginawa kami playlist doon sa aming channel. Punta lang kayo doon at makikita niyo yun. So, see you in the next one. Bye-bye!